Hi friends! Ganun ba? Ulit mo, game. Hi everyone! So for today's video, i-discuss ko sa inyo kung paano kami nag-travel sa 10 countries in Europe with just $3,373. So kung gusto nyo malaman kung paano, just watch the whole video! So before ka pupunta ng European countries, kailangan mo kumuha ng visa. Schengen visa, and then yung UK visa. So December 9, morning siya, dumating kami from Philippines to Singapore via Scoot Airlines. Since medyo mahaba yung time ng layover namin sa Singapore, so lumabas muna kami. So nakabalik na kami sa Changi Airport. And then December 10, 7:20 a.m., dumating yung plane namin from Singapore to Berlin. Paglapag na paglapag nyo doon, pagbaba nyo talaga doon, iba ang ano, ang hangin nila. Malamig. Kasi malamig talaga. Paglapag na paglapag pa lang ng eroplano, pagbaba namin, may mga maririnig ka ng announcement. Beware daw sa mga pickpocketers. Yes, hindi lang siya sa Manila, hindi lang siya sa Pilipinas. So yun, pag sa immigration, nung tinatanong ako, ang unang tanong niya sa akin is, what's your purpose kung bakit ka pupunta na papasok ng Germany? So sabi ko, honeymoon namin and then magta-travel kami. Wala naman siya masyadong marami pang tinanong. Nakalagpas na kami. Whew, parang yes, finally, this is it. Nahanap na namin finally yung hostel na titira namin doon. Kung mag-iikot-ikot kayo sa Berlin, ang pinaka mode of transportation nila is yung tram. Yun yung parang train pero nasa gitna ng kalsada. Pwede kang bumili ng ticket via app siya sa cellphone. Pagsakay nyo ng tram nila, walang mag-check kung may ticket kayo o wala. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi na kayo bibili ng ticket kasi may random checking sila doon. And then another tip, mas better na mag-grocery kayo. Sa Berlin kami, namili ng SIM card na ginamit namin for the whole trip sa Europe. Hindi lang siya gumagana pag nasa Switzerland ka. Noong December 30, 9 p.m. from Berlin Central Station, pupunta na kami ng Rome. So, ang sinakyan namin is night train. Mostly, itong travel namin is ang mode of transportation na ginamit namin is train. Ang ginawa namin is kumuha kami ng Eurail Pass for 5 days na yon. Comment down below kung gusto nyo malaman kung paano namin ginamit yung Eurail Pass namin. Ang experience namin sa night train, sa isang room, 4 na tao ang pwede. Buti na lang, sa room na napuntahan namin, meron na kaming isang kasama. Bumaba siya ng Switzerland eh. Pagising namin ng umaga, meron siyang free breakfast. Bagel ba yun? Tapos meron siyang palaman and then meron siyang coffee or tea, depende sa'yo kung anong gusto mo. So, nakarating kami ng Zurich around 11 a.m. na, papuntang Milan Central Station. So, nag-train kami ulit from Milan Central Station, papunta na ng Rome. So, medyo mahaba yung tinravel namin. Mga ano yun eh. Almost one day guys, yung travel namin from Germany to Rome. December 14 na ng gabi kami nakarating. Actually, nakapag-check-in sa accommodation namin sa Rome. Walking distance lang yung train station namin dun sa nabook namin. So, another tip, pag magbubook kayo ng hostel or ng hotel, mas maganda na mas malapit sa public transportation kasi easier for you mag-travel-travel since na-observe namin sa Germany na mas mura pag nag-grocery ka. Ginawa namin na sa Rome kami, nag-grocery din kami. More tipid, more fun. From Rome, ang next namin destination is Switzerland. Paglagpas namin ng border ng Italy and Switzerland, hindi na gumagana yung SIM card. Hapon na kami nakarating sa Switzerland. Sa may side ng Alps kami nagstay. So, paakyat siya mga bes. Ang lamig. Puro puti yung makikita mo. Ang ganda-ganda. Sobrang ganda guys ng views accommodation namin. Nung paakyat pa lang kami, makikita nyo sobrang puti dahil nga nag-snow doon eh. Tapos Alps siya. So, bundok-bundok. Tapos, color white talaga siya. Tapos nung hinawakan namin yung snow, be, sobrang lambot. Parang pwede siya ilagay sa halo-halo. Since nga, sa Alps siya, so negative degrees ang temperature. Diba? Tapos yun pa pala, pag sa Switzerland, diba, either Airbnb yan or hotel ka magstay, different pa yung tax na babayaran mo sa kung saan ka nagbook ng accommodation mo. Nagpapalit pa kami ng Swiss franc kasi hindi sila tumatanggap ng euro sa Switzerland.
December 20, papunta kami ng Paris, France. Kaso, na-cancel yung train namin from Visp to Luzon. So, tip, dapat, lagi kayong alert sa mga announcement, guys. So, nagtanong-tanong kami and then in-advise nila kami na sumakay na lang kami ng train going to Geneva. Ito, another tip. Sa train kasi may mga CR na dyan. So, ang gagawin nyo, mag-CR na kayo doon kung nasi-CR kayo bago bumaba or pag-akit ng train. Kasi, lahat po ng CR sa Europe, may bayad. 2 euros. So, magkano yun? So, from Luzon, sumakay kami ng train papuntang Paris. Then, naglakad kami papunta sa accommodation namin. So, nagpunta kami agad ng Eiffel Tower para mag-picture-picture. Siyempre, chance ko na to. Makikita ko na ang Eiffel Tower. The famous Eiffel Tower. Nagala-gala din kami. Nagpunta kami ng Notre Dame. Nagpunta kami ng Louvre. Louvre? Louvre. Louvre. So, December 23, guys. Morning. Naglakad na kami papuntang Gare du Nord Station, bound for Brussels na. Kasi from Brussels, dun kami nakakuha ng ticket going to Iceland. So dumating kami dun ng mga bandang magla-lunch time na yun. So sinundo ako ng friend ko and then tinreat nila kami, nag-lunch kami sa isang pangmalakasang restaurant. Inikot-ikot din nila kami after namin mag-lunch. Nagpunta kami sa Grand Palace and then nagpunta kami sa Ghent. From hotel accommodation namin, nagstay lang kami ng one night. Kasi the next day, yun na yung flight namin from Brussels to Iceland. Pupunta kami ng Iceland para sana makita yung Northern Lights. Guess what? Hindi namin siya nakita. Kasi nga, maulan. So, natatakpan ng clouds. Ito na ang pinakamahal na bansa yata sa Europe na napuntahan natin, no? Kasi, sobrang mahal niya dahil yung isang soup doon, parang 600 to 800 pesos na noodles soup. Noodles naman. So, pagdating namin sa accommodation, ang lola niyo, uhaw na. So, ang una ko agad naisip, baka pwede inumin yung tap water nila sa sink. Kasi, sa other countries na napuntahan namin, pwede siya inumin. So, iniisip ko, baka pwede to, ganyan. So, pag open ko ng sink, eto na, yung amoy, amoy bulok na itlog yung hot water nila. Ganun talaga yung amoy. Sobrang baho. So, parang ako, bakit ganito yung amoy? Sabi ko sa asawa ko, tawagan mo yung contact person mo dito kasi para malaman natin. So, ginawa niya, tinawagan niya. And then, in-explain niya sa amin na, guys, normal lang na yung amoy ng tubig nila. Ganun talaga yung hot water. Yung cold water nila, pwede mo naman inumin. And then, from Iceland, pupunta na kasi kami ng Norway. Sa Norway naman, nandoon kasi yung may kamag-anak ako doon. So, nalibre accommodation namin, libre food. Wala kaming ginawa doon, kundi kumain ng bongga talaga. Feeling ko doon kami tumaba. Yung time na nagtipid kami sa the whole trip namin, pagdating namin sa Norway, nakabawi-bawi kami. Mga 4 p.m. na yun, nakarating kami ng Oslo. So, sinundo nila kami from Oslo, papunta doon sa may bahay nila, which is 3 hours away. So, parang from Manila to Tarlac. Ganun yung layo niya. Nag-dinner kami sa IKEA, nilibre kami ng tito at saka ng tita ko. Yun, nagalagala kami around Oslo. Nagpunta kami sa Sarpsborg, Fredrikstad, Halden, border ng Norway at Sweden. And then sa Sweden, bumili kami ng chocolates. Sobrang mura ng chocolates sa Sweden, guys. Sobrang mura at ang daming choices talaga. So, parang chocolate, land. Basta, so, ang saya. Kung may mga relatives kayo, better yun na i-contact nyo sila kung sa country na yun kayo pupunta din kasi makakatipid kayo. December 30, 4 a.m. kami umalis ng house papunta sa London. Ang daming pinadala ng tita ko. Dumating kami ng Stansted Airport ng mga tanghali na. So, sumakay kami ng National Express bus papuntang Whitechapel Station, yung friend ko. So, doon kami nagstay sa kanila. Dahil yung andami naming bit-bit, sobrang struggle kami sa paglipat-lipat ng train. Ang reason namin, kaya kami nagpunta ng UK, is para doon kami magse-celebrate ng New Year. Sobrang dami tao, and andaming mga road na naka-close na. Tapos, nung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pagdating ng 1, bes. Wala. Hindi namin nakita kahit pala isang ganun ng fireworks.
wala talaga, wala kami nakita. So, sobrang funny. Sobrang feel talaga. And then, January 2, umalis kami ng ano, ng house ng friend ko papunta sa St. Pancras Station para sumakay kami ng train naman bound sa Brussels. Kasi from Brussels, dun kami sasakay ng train papuntang Amsterdam. Yun yung ano, dadaan siya sa ano, sa ilalim ng tubig. Pagdating namin sa accommodation namin, malapit siya sa Schiphol Airport. Schiphol! Mas malapit siya sa Schiphol Airport. Pero malayo siya sa mismong sa center ng Amsterdam. So, kailangan po mag-train papunta doon. Naglakad-lakad lang ka around Amsterdam. And then, ang ganda rin ng places sa Netherlands. Except, pag naglakad-lakad ka doon sa maraming tao, amoy ano siya. Amoy, alam mo yung dahon yung sinusunog. Doon kami kumain ng ano, famous na fries. Kalimutan ko na yung name. Basta, yun, sobrang sarap. January 4, time to go home na. So, nagpunta kami ng Schiphol Airport. And then, na-delay ang flight namin. Masaya pa din, sobrang masaya pa rin yung trip namin na yun. Kasi nga, first time namin nag-travel sa Europe. To summarize lang, ito yung mga tips ko sa inyo guys. Tip number 1, naglalaba kami. Yes, naglalaba kami. Especially yung asawa ko dahil ang gamit niya lang is the whole month trip namin is isang backpack and then isang maliit na luggage. Kasi nga, gusto niya konti lang light traveler. Second is, nag-grocery kami. Kasi makakatipid kayo. Ang laking tipid namin dahil nag-grocery kami. And then number 3, if may friends ka or kamag-anak ka, ask them kung pwede ka mag-stay sa kanila. Kasi makakasave ka na ng money for accommodation. Sometimes, food din kasi libre ka na nila. Malaking bagay yun. Kung gagayahin nyo guys yung ginawa naming itinerary, huwag kayong magdadala ng sobrang daming luggages. And then, very important also, yung Google Maps. Lahat ng napuntahan namin, sinesearch lang namin through Google. And then, ang very important is you have to research, and research. Para makamura kayo. And then, huwag nyo masyadong pupunuin yung itinerary nyo kasi nakakapagod. Like kami, in our case, hindi namin siya pinuno. So, kunwari, kung meron kaming 3 days, yung gala lang namin dun is mga 2 days. Tapos may time kami na nag-rest kami sa bahay or sa hotel namin para may energy ka. Kasi yung ginawa namin, 1 month, month long ano journey namin sa Europe. And then also, bakit train ang dapat mong sakyan kapag ka nag-travel ka, especially sa dami ng countries na gusto mong puntahan. It's because marami kang makikita sobrang gandang sceneries. Alam mo nung kami, ang dami mong makikita sobrang ganda. Makikita mo green, tapos puro puti. Anay, kung naka-aeroplano ka, makikita mo lang puro ulap, puro... Wala, ulap lang talaga makikita mo. I hope tong video na to malaking help ang maibibigay sa inyo. So, again, kung nagustuhan niyo yung video ko, please click like, share, and subscribe. This is Elo, and please don't forget to subscribe on my YouTube channel and click the notification bell below.